Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko, sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir, sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan, na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan, kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi na muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi na muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay, kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay ni Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa na nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko pang poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan.
pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama yung banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon. Nangangaral at siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bigyan naman natin ng papuri at pagpaparangal ang ating Panginoong Nazareno. Sa lahat po ng nandito at kahit sa ang sulok ng mundo na nasa ating social media platforms, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa atin ni San Pablo ang pinakapuso at pinakasentro ng ating pananampalataya, ang pinagmumula ng lahat ng ating pag-asa. Walang iba, kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, lahat ng ating pinaniniwalaan, lahat ng ating sinasampalatayanan ay dahil naniniwala tayo na siya ay muling nabuhay at ganun din naman, ang ating goal ay muling mabuhay kasama ng ating Panginoon. At siguro, ito rin yung pinanggalingan ng pag-asa
nina San Pedro at San Pablo na mga taga-Korea. Dahil ngayon, ginugunita natin ang kanilang pagiging martir. Noong mga panahon kasi na yon sa Korea, katulad ng maraming bansa sa mundo, noong panahon na yon, yung mga Kristiyano inuusig at pinapatay. Pero dahil sa kanilang pananampalataya at pag-asa sa Diyos, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya kahit na ang kapalitpanon ay kanilang buhay. Pero ang totoo niyan, kung titignan din natin, ang kanilang pag-aalay ng buhay ay hindi lang paninindigan sa pananampalataya. Pero ang kanilang pag-aalay din ng buhay ay pasasalamat na rin dahil sa biyaya ng pananampalataya na tinanggap nila. Diba tayong mga tao, natural sa atin, kapag ka nakakatanggap tayo ng biyaya, hindi natin mapigilan. Kapag karamdam natin yung biyaya, hindi natin mapigilan na magpasalamat. At hindi rin natin mapigilan na ipasa ang mga biyaya na yan. Kaya siguro, yung karanasan ng mga babae na kasakasama ni Jesus ay ganito. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung ilang pangalan ng mga babae na tumulong at nagtustos sa pangangailangan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad para sila ay patuloy na makapagmisyon. And ang totoo din yan, hanggang ngayon naman, ang ating simbahan ay umaasa sa atin, sa mga binibigay natin. So ibig sabihin, mula pa talaga nung una, umaasa na sa atin ang ating simbahan sa ganitong pamamaraan. Pero ang pagtulong, hindi lang naman sa simbahan, pero sa bawat isa sa atin, nakakaranas tayo ng pagtulong at nakakaranas din tayo na tulungan. Pero kung tatanungin ko kayo, mahirap ba ang tumulong o hindi? Siguro yung iba sa inyo sasabihin, depende kung meron kang pantulong, o siguro yung iba sa atin sasabihin, mahirap tumulong kasi ang hirap ng buhay. Siguro yung iba sasabihin, madali lang ang pagtulong. Pero kung pagninilaya natin ang pagtulong sa kahit na anong pamamaraan, ang taong madaling tumulong at kayang tumulong ay ang tao na natulungan din. Ang tao na kayang tumulong ay ang tao na alam niya na siya ay natulungan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin si Maria Magdalena, 7 demonyo yung napalaya sa kanya. Yung iba pang mga babae, siguro natulungan sila, nakapakinig ng mabuting balita. In other words, alam nila kung ano yung nagawa sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang pasasalamat, sila ay tumulong sa ating Panginoon. Ngayon, kung ilalagay natin sa ating sariling buhay yung context ng pagtulong, ano kaya yung level ng ating pagtulong? Siguro, iba-iba yung ating magiging sagot. For example, sa mga magulang at sa mga anak, yung mga magulang ba o yung mga anak ba ay may obligasyon na tulungan ng mga magulang? Sasabihin ng iba, kapag matanda na yung magulang, syempre, magulang mo yan, kailangan mo yung tulungan. Sila yung nagpalaki sa'yo, sila yung nagpakain sa'yo, sila yung nagbihi sa'yo, at lahat-lahat dahil sa kanila. Yung iba naman, sasabihin, hindi naman obligasyon ng anak na tulungan ang magulang. Dahil obligasyon ng magulang na palakihin at tustusan yung kanilang mga anak. Pero not necessarily daw na obligasyon ng anak na tulungan ang mga magulang. Pero siguro, iba-iba yung opinion natin dyan, iba-iba yung paniniwala natin. Pero sa kabuuan, ang isang taong natulungan ay yung tao na tutulong. Pwede nating sabihin obligasyon man o hindi ng anak natulungan ng kanyang magulang, pero kung yung anak na yan ay nagpapasalamat at maraming ipinagpapasalamat sa magulang, hindi na yan kailangang pilitin, hindi na yan kailangang sabihan, pusang tutulong yan.
hindi lang sa pamilya. Kasi sa bawat araw ng buhay natin, ganun din naman. Sa kaibigan, sa kapatid, sa kapamilya, kamag-anak, ang isang taong tumutulong ay marunong tumulong dahil siya ay nagpapasalamat, dahil siya ay naranasan niya kung paano ang tulungan. Kaya siguro yung iba sa atin, nahihirapang tumulong dahil baka naman hindi makakita ng mga bagay na dapat ipagpasalamat. Siguro kaya yung marami sa atin, hirap na hirap tumulong kasi hindi nila nararamdaman kung paano sila tinutulungan ng iba, lalong-lalo na ng ating Diyos. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ang paalala din sa atin ay bukod sa alalahanin na ang ating sinasampalatayanan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, paalala din ito na panindigan ng ating pananampalataya. Pero sa paalala din ng paninindigan ng pananampalataya, pinapaalalahanan din tayo ng ating ebanghelyo na inaasahan din tayo hindi lang ng simbahan, kundi ng mga kapwa natin na nangangailangan. Kaya siguro magandang tanong sa atin ngayon, hanggang saan ako tumutulong at bakit ako tumutulong? Kung tumutulong tayo dahil sa kahit nahihirapan tayo, kung tumutulong tayo dahil nagpapasalamat tayo at dahil alam natin na tayo ay natutulungan, edi salamat sa Diyos. Pero kung hirap na hirap tayo sa pagtulong sa ating kapwa, kung ang nakikita lang natin ay tayo din ay hindi matutulungan o hindi natutulungan, siguro hindi pa natin nakikita yung mga bagay na itutulong sa atin ng Diyos, yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, ang paalala sa atin, magmula pa nung una, tumutulong na o may tumutulong na sa ating Panginoon. Dahil kailangan niya rin ng tulong noong mga panahon ngayon. At katulad niya, marami sa atin na kailangan din ng tulong. Either tayo o yung ibang tao. Pero sana sa bawat pagtulong natin sa kapwa, o sana ang bawat pagtulong natin sa kapwa ay simbolo hindi lang ng ating kakayahan, pero sana ito ay maging simbolo din ng ating pasasalamat sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag natin ipagbuwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magdamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paulakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Andres, ni San Pablo at mga kasamahan, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang maliligom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre, ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o i-scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo. Sa pagunita namin sa mga banal na martir, hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat. Bilang mga kaanib ng iyong simbahan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.